Medyo mahihirapan na siya. But as long as meron naman silang vision on that area or at least may support sa tutulong sa kanya, wala namang magiging imposible for the Mars. Pero two supports is trying to go on to this Napfire. Buti na lang wala pang stacks on the Triangle Camp. Matthew will serve as our first blood dito sa may ating game number one. Ako po, mukhang madadagdagan pa nga yata ito. Void Spirit na si Batnanisha. Meron siya dito ang Dissimulate. Magagamit, makakatakas ba? Yes sir, with the last Astral Step that he had. And mukhang may magaganap pa bang patayan dahil hindi ang pa umaalis. Pilitan niya yung dalawang support na mag-TP para i-secure yung task. Pero by the time na nandun sila, ako po. Wala, nakuha na ni Nisha. 19 seconds sa Astral Step. Kailangan lang tatagan dito ni Dark Meg. O kaya nga ba? Kulang pa din talaga. Marcy na lang yung may iwan. Zayak. Nako po. Mamamaalam. Gundo si Bot. Grabe naman dito ito si Dark Meg. O di niya man nakuha yung Void. At least, di ba? Kuha pa rin. Sama si Razor on the bottom lane eh. Kaya tatapang talaga dito itong Thunder Awaken. Lalo na't gumugo din tayo sa may mid, so walang magre-responde. Mid naman natin sa ngayon, Dark Mago doesn't have his ultimate. 10 seconds pa! And rest, so makipag-contest ng runes against Void Spirit eh. Diba? Pero with the supports, tulad nga na nabanggit mo, Casey, yung pa rin talaga yung magmamatter, yung tulong, yung responde. Uy, pero solo Winter Scares na-cancel! Yung TP on the middle lane, sino yung nagtitip? Hindi ko na napansin, but at least that's a dead Marcy. Ada ulti ng Thunder Awaken, Casey, may namamatay, no? Aha. Grabe sila mag-calculate na T-Fight dito. Timber, so is too tanky. And ako po, kinanakawan siya dito ng damage. Sapat nga ba, hindi naka-out. Wala pang kahit anong item yun, ha? Pero ang tapang, naku po, Matthew, with a cookie, it will connect onto the two heroes ngayon na secret. And that's a double kill for Crystallis. Ang bilis lang. Nag-TP rin to sa may top lane, ha? Nagamitan na nga ng Dahacity versus Secret. Tsaka, nandiyan na nga resolution. Medyo napapabagal yung kanyang paghahabol. And mukhang buhay naman yung Timber. So, ay, sinong sumalubong sa kanya? That's Dark Mago. On that Mars, pwede pa yata yung Marcy, pero okay na agad. Si Weaver, parang hindi ko nakikita na mahulagan nila ng sobre. Yeah. Unless malaso nga nila, kaso maglilinkin na siya eh. Yes. Ay, sayang, kukunik na sana yung cookie eh, no? Zayak yung magiging ally dahil nakaalis na yung amo niya. Void Spirit, nandito pa sa Gedli, pero mukhang naghahanap pa rin ng decent target vessel. Ni Nisha, may 3 charges, pwede nilang labanan to, pero either Remnant won't connect. Ay, naku po, dinaana ng kanyang Timber Chain. Maling-mali yung kanyang plano doon, but still nasusustain pa nga eto. Snapfire, Winter's Curse, mamamatay ba yung Void Spirit? Mukhang kaya naman niya magsustain sa sarili niya, pero Nisha is gonna try to find a kill. It, nakikita pa nga nila, kanda mo, either Remnant won't connect, pero napipit siya. The resolution, nice positioning ah, coming from this Battle Rider. 10 and 9 ang ating standing. And wala, walang presence. Patayin muna nila yung mga item nila before they go into a team fight. Uy. Pero kailangan pa rin maging maingat dito ng Thunder Awaken. Wala na silang isang hero snapper. Naku, kung doon na wala sa kanila, Dark Mago mukhang hindi na rin naman magtatagal pa. Cold Embrace, magkiking setup na nga lang. But yes sir, and that's Crystallis taking him down. BKB TP out by this Razor. Naku po, ikaw-cancel nyo yan dahil nalaso pa nga yung Weaver. At ay, kung nasa na yung damage. Oh, I like the curse. Pabuhay pa yung Weaver. At medyo may pagsisisi doon, Casey, tingin ko for Crystallis. Sana, nag-TP na lang talaga ako. Bakit ba kasi hinuli mo pa yung Weaver? Oh. Maganda naman yung nangyari for resolution. Kaso, hindi nila napansin na nasa likod kasi si Wyvern. Pata ng cookie ni Matthew dun ha. Pero teka, mababaldog muna nga ito. Snapfire, lalapit na yung Weaver. Weaver doesn't have the time lapse. And Diyos ko, buhay ka na. Bakit bumalik ka pat nagpakamatay ka? Panda mo will also go down. Double kill for resolution. Magic Wand is also there. Minamicro niya oh. Minamicro at tinabihan pa ni Poppy. Ay, Dagger, may vision. Sabi niya siguro dito. Okay. Ward dead. Isa pa to si resolution eh. Paasiman tayo dito ha. Hindi ko naman siya tinabihan yun. Wala naman siya insight. Bakit? Bakit naman nag-aasim pa ang mga trauma ang alam ko, siguro i-ignite niya. They have to include Weaver every time na mag-teamfight sila. Yes. Ay! Grabe! Makakapag-set up pa. Itong si Dark Mega ng Arena of Blood. Oh my gosh! Inisa pa yun namatay! Going si Sacred doon, ha? 2-for-1 exchange ang mangyayari. Paka sa mga nakikipag-right-tikan onto the Razor. Lasso! Pero teka lang, nandyan na nga yung Winter's Curse to counter that out. But still, yung nalasso will die. Naku po, Dark Mago, nagpakita pa na habol pa nga, naduduraan. Wait, Bad Spider, naapo yan? Ay, hindi, wala na.
Wala, oh! Nabuhay kung si Mars, guys. Ang mamamatay na lang is si Panda mo and Crystalis. May BKB pa to pang alas, pero wala namang mga TP lang yan, eh. Na kanyang TP, so TP out lang. Hindi na kailangan ng BKB, but kita Rider, nahihirapan talaga si Timber, so hindi siya pwede mag-Timber chain in. Speaking of, uy! Okay, boobs! Talaga naman, burado! Si Nisha! Okay, nauubos lang unti-unti yung gold niya dito, ha? Massive mechanism, kahit ba siyang buhayan, hindi. Resolution naman ay ipit onto that arena of blood. Pero nandiyan na nga si Marcy, Lotus Orb. Saktong-sakto naman na ibigay onto Dark Mago, pero Zayak pinagsasapak siya, and Zayak got a kill onto that Mars. Pero Zayak, mukhang katapusan mo na Weaver, hinahabol siya, at nakikipaggulo naman itong si Team Verso, ha? Kaso BKB yan. Di mo kayang tapatan yan, sir. TP na naman. Out kanina pa ginagawa ni Christian. And for the second time around, kakancelin niya ulit yung kanyang TP timelapse magagamit. Hinahabol niya si Batrider. Gusto niya. Gustong-gusto niya si Resolution, na. Pero Resolution, ako po, nakita pa niya. Kaso nga lang may detection na sa anang detection. Puro sentry lang, Sib. Stun. Puro sentry lang. Nakita pa din. Huli pa din nakapit. And they really want to defend. Ako po, no beat to. Silence. Ako po, nasa yung portal ba nila? Wala pa rin. Sayang. Nakuha na nila yung tower. But still, dalawa mawawala for the side of Thunder Awakened. Out na by Pakas. Itakbo mo na yan. Abang may lupa. So by Timber Chain TV out. Lasso is available. Hindi pala. Wala rin tayong dispose. Pinakabalang. Sa team fight, nasa nagawa na yung mga buff na yun. Yes, magawa lang talaga yung trabaho. Uy, nabaldog nga, palayo pa nga etong si Weaver. Makakatakas, Lotus Orb is also there. Pero Dark Mago, hiyayari na nga yung tatlo. Where is the follow-up? Galat-galat yung teamfight ngayon ng Thunder Awaken. But still, Marcy will go down. Hahabunin si Poppy, masyado yata nabate. And that's a double kill para kay Dark Mago. Matthew naman, natatagpuan ni Resolution. Na-push back with a flame break. He is dead. Dark Mago, on the other hand, sayata. Yes, yung magiging kapalit ng lahat ng nakuha ng Thunder Awaken. Diyos ko po. Para kasi yung Team Verso dito, Casey, parang nagsupumalayo rin kasi yung range nung Ignite. So kahit yun pa lang, eh, diba? Pang-break na nila nung Link and Spear. Pero naku, patay pa rin si Dark Mago. Silence naman onto the Batrider. Resolution doesn't have his BKP. He is dead. At natagpuan pa si Poppy. Mukhang matatagpuan ng alam. Walang malay, pero nilalaban pa rin ni Nisha. Plus, si Crystalis. Etong kanila team fight. Grabe si Poppy. Umiwas niya ng micro niya. Team versus again. Lee, samantalang yung dalawang cores naman ng Team Secret will do the job to end the lives of Thunder Awakened. Matthew, nako po, natagpuan na rin, nakikipaghabulan. Triple kill para kay Crystalis, hindi pa. Tapos, halos papuno ulit yung buhay nyo. Mana lang ang bawas. Yung buhay niya, pwede kay Satanic. Ayun na, Satanic na, pinaghampas ba naman, oh? Nako po, pinagtatampal ba naman? By Daddy Tigs? Ay, Sacred, wala na, guys. Finish na. Ayaw bang itawag, pinapa-over lang. Ay, wag na. Kasi ayan under na. Yung ano namin. Under yung ay, kaya namin. Over na siya, B. Grabe, 43-26. Ay, kills ba yung ano natin? For new updates and highlights on your favorite Dota games, both locally and internationally, don't forget to subscribe on Kuyanik YouTube and Kuyanik Facebook. Also, don't forget to hit the notification bell. Lastly, don't forget to like and share the video. See you!